So, hi guys. So, today, didiscuss natin yung about sa pagkuha ng driver's license dito sa Georgia. Today guys, ayun nga, nabanggit ko, i-discuss natin yung paano kumuha yung driver's license dito. And para sa mga first time kumuha ng driver's license, yung process, step by step, i-discuss natin. So, kung paano yung ginawa ko, kasi ako wala talaga akong idea sa pagkuha ng driver's license dito. So, may mga natanungan naman ako na mga kawork ni mami. So, yung asawa ng kawork niya and then yung kawork ni mami, so meron silang ano. Natanungan ko rin kung paano kumuha. Pero, ayun, wala talaga akong makita online kung paano kumuha ng driver's license, lalo na sa mga Pilipinong immigrant na nandito sa Georgia. So, yung driver's license dito guys, i-discuss natin, hindi lang specific dun sa lugar ko. So, specific siya sa buong state of Georgia. Yung process kung paano siya kumuha talaga. So, ayun guys, simulan natin yung discussion natin. So, pupunta ka dun sa DDS website. So, once na nandun ka na guys, so, ito yung DDS website, ilalagay namin dito yung link below. And, ayun. So, i-click nyo yung, pupunta nyo sa DS website, i-click nyo yung menu tab dun sa upper right side. So, meron akong kodigo dito. So, para hindi ako magkamali. So, i-click mo yon, then once na nandun ka na, i-click mo yung license and ID, then click new license. So, once na nandun ka na sa click new license, actually, makikita mo na dun yung existing license, apply for existing license, apply for new license to Georgia. So, syempre, i-click mo dun is yung apply for new license. So bakit ba kailangan mag-apply ka ng Georgia license kapag nandito ka na sa Georgia and dineclare mo na na Georgia resident ka or ayun na nag-migrate ka dito sa US. So yung Philippine driver's license natin kasi is valid for 30 days lang once na nandito ka na sa US. So sa iba kasi magulo kasi yung discussion ng iba na 1 year daw or 60 days. So pero nandoon sa website mismo na nabanggit ko, andoon yung sinasabi na for foreign nationals na dideclare na or na Georgia residents na sila, make sure na makakuha ka ng driver's license before matapos yung 30 days kasi 30 days lang yung validity ng driver's license mo doon from doon sa country mo or sa other state. Actually, sa other state din, ganun din. So, once na naklik mo na yan, guys, yung apply for new license, so, babanggitin doon or ipapakita doon kung ano yung mga requirements para sa pagkuha ng driver's license. Ayan. So, once na naklik mo na yon, nakalagay doon yung details na applicants must be at least 18 years old. So, syempre, tayo kalimitan, more than 18 years old na tayo or nasa more than 21 years old na tayo. So, isa yun sa mga requirements. Tapos, yung requirements na proof of residency dito sa Georgia. So, yung lease agreement, kung meron kang bill na like sa electricity, sa internet. So, lahat ng binabayaran mong bills, pwede mo siyang as proof of residency dito sa Georgia. And actually, pwede rin yung mail kung meron kang parcel or delivery na naka-name sa'yo doon sa address na yon. So, pwede siyang secondary na requirement mo. Then, after nun, ang isa pa sa pinaka-importante is yung social security number. So, hindi ka makakuha ng driver's license kung wala kang SSN dito sa US. So, ako naghintay talaga ako ng 8 days. So, 8 days bago ako nagkaroon ng SSN. So, yung SSN na yon yung pinadala sa amin na soft copy muna. Yun yung print ko, tapos dinala ko as a requirement. Then, another pa is yung don't forget yung passport mo and then yung visa. So, kailangan nyo na hanapin din yun sa araw ng papunta mo sa DDS or Department of Drivers Services dito sa US. So, sa iba kasi is DMV yung sa iba. So, yun yung kanilang counterpart dito sa Georgia. So, once na nakompleto mo na guys yung requirement mo, so, pwede ka nang pumunta doon sa website. Doon nga sa website na nabanggit ko kanina. So, makikita mo na doon yung apply now.
doon sa or start application doon sa website. So, pag naklik mo na yon, so magpi-fill out ka ng information doon sa website, then lagay mo lang lahat ng details na kailangan. So, isa-isahin mo yon. And, importante guys pala yung alien number. So, ano ba yung alien number? Yung alien number is yun yung sa visa mo, yung registration number doon. Doon sa visa yan. So, makikita nyo yun doon, andun yung importante yun. So, dapat huwag nyo kakalimutan. Actually, makikita mo naman yun kasi dala mo naman yung visa mo eh. Pero sa during the application, hahanapin yun doon. Yung step 1 guys, yun nga, yung pag fill out nyo online through phone or through computer nyo, ma-skip nyo na yung step 1 doon sa day na pagpunta nyo sa DDS. So, once na nakompleto nyo na guys yung requirement or natapos nyo na yung application doon sa online, mag-schedule na kayo kung kailan kayo pupunta ng DDS. Pero bago kayo mag-schedule pupunta ng DDS, make sure na mag-review muna kayo. Kasi yung step 1 part ng pagkuha nyo ng driver's license is about the theoretical exam and then yung vision exam. So, kaya kailangan mo siyang mag-review. So, ang pag-review mo naman is andun lang din sa website, yung manual, andun lang sa website yung manual niya. So, i-download mo lang yung manual, pwede mong ibasahin yun. So, mga around 60 plus pages yun. Ako hindi ko na nga natapos yun eh kasi nakakatamad magbasa. So, ang ginawa ko is nag-practical exam ako doon sa website din ng DDS. So, actually yun din yung suggestion nung friend ni Mami na nag-practical exam lang din daw siya, hindi daw siya nag-review doon sa manual. Pero ayun nga, totoo nga na pag nag-practical exam ka is around 80%, hindi naman siya lahat, pero siguro mga around 70 to 80% ng exam is nanggaling doon or same na same doon sa practical test na nandoon sa website ng DDS. So ayun guys, ano bangit ko mag-review kayo kung paano, yung mga details kasi yung mga batas-batas dito sa Georgia. Kasi meron doon na dinidiscuss. Kasi yung iba, hinulaan ko na lang doon during the exam kasi since hindi ko nga tinapos yung basahin yung manual. So, nanghula na lang ako. Pero sa awa ng Diyos, pumasa naman. Once natapos yun na yung practical exam, pwede na kayo mag-schedule kung kailan kayo pupunta sa DDS. So, yung DDS na pupuntahan nyo is kung ano yung pinakamalapit sa location nyo. Kasi wala namang problema kahit saan kayong DDS pumunta eh. Pero kung para mas convenient sa inyo, is yung pinakamalapit sa lugar nyo. And make sure na tansyahin nyo na kung may konti lang ba yung tao na pumupunta doon. Kasi nung sa DDS na napuntahan ko is nung part ng na unang punta ko about dito sa exam is konti lang talaga yung tao. So, mabilis lang din ako natapos. Ayun. So, yun yung step 1. So, make sure na ready kayo bago kayo mag-proceed sa step 2 nung pagkuha ng driver's license. So, yung step 2 is yung schedule nga kung kailan kayo pupunta doon and mag-take ng exam. So, bale, doon sa DDS mismo, pupunta kayo doon sa counter. Meron doon staff. Tapos, hihingiin niya sa inyo yung mga requirements na nabanggit ko kanina. So, yung passport, and then yung visa, yung social security number, yung hingin din pala yung confirmation doon sa online application mo. So, isa din yun. Tapos yung lease agreement kung sa apartment or kung saan ka nakatira as a proof of residency. Yun yung mga kailangan. So, after nun, bibigyan ka ng ticket, then hihintayin mo na lang kung tatawagin ka. So, once na nandun ka na sa counter, hingin niya sa'yo lahat ng documents, then i-scan niya lang yon, tapos ibabalik niya rin sa inyo. Tapos, hihingi siya sa inyo ng payment. So, yung payment is around $20, yung una niyong babayaran. So, $20, then isi-picturean ka na, then after ng picture, sabihin niya na sa inyo kung anong computer kayo, anong computer yung gagamitin nyo para doon sa computerized exam. So, punta ka lang doon, ilalagin mo lang yung computer, tapos after nun, mag-start ka na mag-exam. So, bawal ang cellphone or any gadgets, bawal din makipag-usap doon sa computer room or sa exam room
kung saan kayo magte-take ng exam. So after noon, after ng exam, actually doon pala sa exam makikita niyo doon kung tama yung mga sagot niyo. So noong una hindi ko napapansin na doon pala sa taas sa upper left side ng computer, nandoon nagpa-pop up doon kung correct ba yung sagot niyo or hindi. So bali guys, yung part ng exam pala is two parts. So yung isa is about the parang theoretical part nung sa manual, and the second part is yung road signs. So yung exam mo is yung by word na theoretical part, and then yung isa is yung identification ng road signs, kung anong ibig sabihin nun. So after nun, ng exam, once na natapos ka na, pupunta ka na doon sa counter ulit, or babalik ka doon sa counter kung saan ka nang galing. Kung hindi siya available sa ibang counter, pwede mo namang i-inform na tapos ka na mag-exam. So after nun, i-inform kayo ng DDS office na pasado kayo doon sa exam. Then inform niya sa inyo na ipapadala na lang yung plastic card or plastic ID ng learner's permit. So kapag hindi ka pumasa, so babalik ka ulit kinabukasan, pwede kang bumalik para mag-take ulit ng exam. After nyo makuha yung temporary learner's permit, so pwede na kayong umuwi. So or pwede nyo nang gawin is mag-schedule kayo ng drive test nyo doon mismo sa DDS office. So meron silang computer doon, which is yung nandun nga doon sa step 1 ng pag-fill out ng form. So pwede kayong mag-schedule. And ang kailangan nyo doon is yung driver's license number doon sa learner's permit nyo. So schedule nyo kung saan kayo pupuntang DDS office. So pwede kayo doon sa same DDS office or pwede sa ibang lugar. So pwede niyo namang i-reschedule yung mga yung appointment niyo. Sa road test is strictly by appointment sila. So hindi pwede walk-in. So kasi minamaximize sila yung time nila. Kaya by appointment nila. Tapos dun guys sa once na na-submit niyo na yung appointment request niyo doon sa computer, or pwede niyo namang gawin sa bahay niyo sa cellphone, so pwede niyo yung gawin doon. So pag once na nasabit niyo yun doon, nakalagay doon yung mga requirements na kailangan niyo. So isa doon sa requirements is yung kailangan mong magsama ng 21 years old and above na merong US driver's license. Kasi yun yung sasakay doon sa kotse na dadalahin mo for the road test. Kasi yun yung companion mo during the road test. Kasi yung road test pala guys dito sa Georgia is virtual lang. So actually naka-indicate nga doon sa website nila is virtual or traditional. Pero ang sabi kasi sa akin nung taga DDS, hindi daw sila nag-traditional doon sa DDS na pinagkunan ko ng learner's permit ko. So isa yun sa requirement. So kailangan mo ng kasama na merong driver's license, and the other requirements is yung meron kang kotse syempre na dala for the drive test, and make sure na yung car na yon is insured, updated yung insurance, updated yung Georgia tag, yung Georgia tag niya, yung emission, and updated dapat yung registration. So and papasa dapat yon sa inspection nila before mag-road test. Kasi pag hindi pumasa sa inspection nila, hindi makaka-proceed sa road test, and ika-cancel nila yung road test mo. So yung sa kotse naman guys, kung wala kayong kotse, pwede kayong mag-rent a car. So punta lang kayo sa mga rental services dyan sa lugar nyo. Tapos sabihin nyo, inform nyo sila na nagagamitin nyo for road test yung kotse. So para may bigay niya sa inyo kung ano yung maayos na sasakyan, and updated lahat ng kailangan. So, and make sure na meron kayo ng contract, kasi papakita nyo yun doon sa DDS office, kasi baka lang hanapin. Ayan. So, ako kasi nung time ko, doon sa DDS office, yung kotse is, courtesy car, or yung kotse na pinahiram ng talyer or nung automotive shop, kasi yung kotse na yung kotse namin is pinapaayos yung air sensor. So may papalitan sa air sensor. Ayan. So buti na lang may ganun, kasi yung sasakyan din is hindi siya registered sa Georgia.
And hindi pa namin natatransfer. So, nung case ko pala guys is, di ba ang nabanggit nila is hindi sila nagta-traditional. So, yung unang schedule ko sa Lawrenceville, pumunta ako doon, hindi ko talaga alam na ganun yung policy nila, na wala nang traditional. So pumunta ako doon, pumila ako ng more than 30 minutes, hanggang sa inabutan na nga ako ng time ko. Tapos wala talaga, hindi daw talaga pwede na mag-virtual. So ang nangyari, wala akong nagawa. And umuwi na lang ako. Hindi nga ako nakakuha ng una kong punta, dahil nga doon sa kailangan daw is kailangan ng kasama. Kasi virtual nga yung pag-exam or pag-road test. Ayan. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng, since wala na yung schedule na nagawa ko last time, na-cancel na yun. So, ang ginawa ko is naghanap ako ng ibang DDS office, customer service or customer office nila na pwedeng mag-road test nga. So, ang una ko nakuha is doon sa Macon, Georgia. So, 2 hours yun yung drive simula dito sa lugar ko. So, yun yung una kong schedule. So, kasi itatry ko sana na mag-traditional exam doon kasi yung kakilala ni Mami is nakapag-take down ng traditional exam doon sa lugar na yun. So, kaya yung schedule ko siya. Kasi insist ko talaga na gusto ko ng traditional kasi wala nga talaga akong makilala dito. So mahirap naman mang-abala ka pa para lang makapag-take ng road test. So then after nun, nag-reschedule ako ng appointment ulit. Kinancel ko ulit yung sa Macon. So nag-schedule ako doon sa Tocowa. Kasi yung sa Tocowa, nakapag-take din yung kakilala ni Mami nang walang kasama or traditional exam yung ginawa. Tapos mas malapit kasi siya, so mga 1 hour lang yung biyahe simula dito. So instead na 2 hours, kasi mamaya hindi rin kami payagan, kasi pinoon call ko pala, tumawag ako sa customer service nila about that, nagtanong ako kung pwede ba talagang traditional, tapos ang sabi is hindi daw talaga pwede. So instead na magbaka sakali kami doon na 2 hours, so kinasa ko yung schedule, nag-schedule ulit ako dun sa Tocowa. Tapos mas maaga siya and mas malapit yung schedule niya. Kaya maganda yung nakuha kong schedule. So, ang nakuha namin schedule is actually 8:40 a.m. yun, yung nakuha kong schedule dun sa Tocowa. So, umalis kami dito sa place ko, sa place namin is around almost 7. Ay sorry, mga 6 something yun eh. So dumating kasi kami doon mga 6:30, ay 8:30 or 8:20. So dapat kasi at 15 minutes or 20 minutes before the exam nandun ka na. Tapos pagdating doon, so sa Tocowa, so may step, ano din yun ah, step 1, step 2, doon sa place nila, doon sa center na yun. Pero nakausap ko kaagad yung ano nila, yung staff. So, ang ginawa niya is binigay niya ako ng number, tapos pinapunta niya ako dun sa isang counter. Tapos sa isang counter, binigyan nila ako ng paper na merong details na kailangan mong pirmahan. So, about yun doon sa car na nag-agree ako kung ano yung mga policy nila. So, yun yung mga kailangan mong isign, tapos may notaryo yun. So, isinign ko lang siya. Tapos pumunta ako doon sa, para doon sa documentations, to sa requirements. So sa requirements pala ang kailangan. So registration and insurance. Tapos make sure na updated yung tag, tapos yung driver's license mo. So yun yung mga kailangan, and then i-inspect nila yun. Hinanapan niya ako kung nakapag-fill out na raw ako ng form or ng registration. So sabi ko nag-fill out ako online. So which is hindi pa pala yun. So ang ginawa ko is bumalik ako sa computer, and doon ako nag-fill out ng details ko. So, pinilagyan ko yung details ko sa computer ng DDS na sa parang step 1 siya. Then, sinasubmit ko na siya. Then, saka ako bumalik dun sa counter na yan. So, kailangan pala is mag-fill out ka muna bago ka makaproceed dun sa pag-sign ng details. Then, bago ka pumunta dun sa counter na isa, na next counter para doon sa pag-submit ng documents, and then pag-process, may picture ka rin doon para sa driver's license. So doon sa part na 'yon.
So, since in-advise ko nga sila na wala akong kasama, wala kaming kilala na pwedeng sumama para sa drive test or sa traditional sa virtual exam, so pinayagan nila kaming mag-traditional exam. So, buti na lang mabait yung mga taga-DDS office ng Tocowa, kaya nakapag-drive test ako. So, during doon sa step 2, so, kinuha niya lang yung files, in-scan niya, then after nang binalik niya rin sa akin, then in-inform niya na ako na pumunta na raw ako sa likod. Ano kasi siya yung sa Tocowa, nasa likod yung parking space nila. Tapos doon, sasakay yung exam, yung magpapa-exam sa'yo or yung kasama mo sa traditional exam. So, nataga DDS. So, pinark ko sa likod yung kotse, tapos, ayun, kala ko, pupabalik pa ako sa loob. So, ang pala, pwede pala dumaan dun sa back door. Ginawa ko, umikot pa ako, napakalayo, pero, ayun, exercise na lang yan. During the road test, i-advise na kayo kung ano yung mga gagawin nyo during the road test. So, syempre, sabihin niya sa inyo during na i-test niya mo, i-check niya muna yung sasakyan. So, inspection muna. So, ipaparoll down niya yung window, tapos left signal light, and then right signal light, tapos yung hazard, tapos yung busina. Yung busina, ipapacheck niya sa inyo. So, papapress niya. So, after nun, sasakay na yung magpapa-exam. Pero kung naka-virtual kayo, kakabitan nila ng camera yon yung kotse. So, para makita nila yung ginagawa mo during the exam. So, after nun, sumakay siya sa kotse. So, tapos pina-atras niya na ako, tapos pina-go niya na ako. So, pumunta kami sa, nag-go kami, sabi niya is turn right, ganun. Kung saan ka magta-turn right, saan ka magta-turn left. So, ganun yung gagawin mo. So, kailangan mo sundin yung mga signages na lumabas doon sa exam, syempre. So, kasi kapag hindi, i-delista niya yon. So, may mga points yon. Tapos, pwedeng malaki yung deduction mo during the exam. So, after nun, pumunta kami doon sa isang place doon sa part ng Tocowa na merong mga cone. So, doon pala ginagawa yung drive test. So, meron siyang cone na for parking. So, ang una niya sa akin pinagawa is parallel parking. So, ginawa ko yung parallel parking. So, okay naman. Tapos, next is pinag-go niya ako. Tapos, backing naman yung parking. The next na pinagawa niya sa akin. Tapos, pinag-go niya na ulit ako. Ang sabi niya, umatras daw ako. So, yun yung nagtaka ako. So, umatras ako, nag-backing ako. Siyempre, sa Pilipinas, sanay kasi tayo na kapag umaalis tayo ng parking, or nagbabaking tayo, or nagpa-park tayo, pinipindot natin yung hazard light. So, dito kasi sa US, ang tawag nila doon is emergency light nga. So, pinindot ko yung hazard light, bigla siyang napatingin sa akin. So, parang nagtaka siya, ba't ko pinindot yung hazard light? Aatras lang naman ako. So, hindi ko alam kung tama ba yung ginagawa ko or hindi. So, nagtaka rin ako. Sabi ko, ba't siya nagtataka na pinindot yung hazard light? So, hindi ko lang alam kung may deduction yun. Pero, sa mga makapanood nito at may lisensya na dito sa US or napadpad lang ba? So, comment down below kung hindi ba talaga dapat ginagamit yung hazard light kapag mag-aatras kayo. So, ayun, ginamit ko yung hazard light. So, bigla siya nagsulat. Nagulat ako. Tumingin siya sa akin na nagulat siya. Tapos bigla siya nagsulat. Tapos sabi niya sa ko, okay. Then, after nun, pina-atras niya ako. Tapos, pinag-go niya ulit ako. Tapos, pinaikat niya na ako. So, sinasabi niya kasi na yung road na yon is i-treat mo na two-way lane. So, treat ko siya as two-way lane. Based sa sinabi niya. So, after nun, nung exam, pinag-go niya na ulit ako. So, umikot na ulit kami doon sa Tocowa. Tapos, pinapunta niya na ako kung saan kaming parking nang galing. So, yung road test mismo na exam is around 5 minutes lang namin siya ginawa. So, after nun, guys, is bumalik na ako doon sa counter. Pero bago pala yon, so, nag-park na ako. So, ang ginawa ko kasing parking naman is pabaking ulit. So, siguro, nagtaka ulit siya. Ang in-expect niya yata is yung park ko is yung paharap ba? Yung pagpasok ng parking. So, ang ginawa ko is nag-backing ako. So, parang nagtaka ulit siya. Hindi ko lang mo, nagsulat pa yun eh. Tapos, parang, after nun sabi niya sa akin, so, okay, you pass the exam. So,
ayun, masaya na ako kasi pasado na ako sa exam eh. So, ang ginawa na is, part ko na siya, bumaba na yung nagpapatest. So, bumalik ako dun sa examiner, sa counter niya. So, pinilapan niya yung form, yung notary, something na kailangan. Tapos, pinagbayad niya na ako. So, siningil niya ako ng $20 para dun sa driver's license. So, $20, binayaran ko siya through card. So, pwede kayong magbayad through Apple Pay, through credit card, through cash, pero make sure na sakto or mas maliliit yung bills nyo. So, huwag kayong magbayad ng $100 ganun, or $50 kasi baka wala silang panukli. So, mas prefer talaga nila dito is yung credit card yung gagamitin during the transaction, or Apple Pay, kung may Apple Pay kayo. So, yun yung gagamitin nyo. So, after nun, nabayaran ko na, punta siya sa computer niya, tapos naglagay siya ng details. So, maya-maya, nag-print na siya ng nung temporary driver's license din. So, same lang yung details nung doon sa permit. Actually, yung driver's license mo at yung permit license number mo is the same lang. So, print niya lang yon, tapos sabi niya is okay na. So, ipapadala na lang yung driver's license. So, yung pagpadala niya is 3 days to 45 days. So, yung iba kasi 3 days lang andyan na. So, yung sa akin guys, after last week ko siya kinuha, mga Tuesday. So, kanina andyan na siya. So, after a week, 1 week, 5 working days. Kung hindi sasama yung Sabado Linggo. So, 5 working days lang guys, andito na yung driver's license ko. Eto na siya guys. So, hindi ko na ipapakita yung detalye. Pero, ayan siya. Ayan yung driver's license. Nakuha ko na siya. Kanina, sa mailbox namin. Ayan. So, mabilis lang ipagkuha ng driver's license dito. So, sa Pilipinas kasi ko pa yung magki-claim. Dito, ipapadala na lang talaga sa'yo. So, kalimitan dito is i-mail na lang sa'yo or i-ship na lang sa'yo yung dokumento na kailangan mo. Ayan. So, ayan, yun yung experience ko guys sa pagkuha ko ng driver's license. Ayan guys, buti na lang. Natapos ko na yung sa driver's license. And, ayun, buti pinayagan talaga ako nun sa taga Tocoa. And maraming salamat talaga kasi napayagan ako. So, kung kayo, kung may mahahatak naman kayo or may sasama kayo for the exam, so, pwede nyong gawin. Pero kung wala, so, kailangan talaga maghanap ng DDS office na mag-aallow sa inyo niyan na makapag-take ng traditional. So, ayun guys, yun yung buong process ng pagkuha ng driver's license dito sa Georgia. So, may question kayo, comment down below. So, pipilitin ko masagot yan, yung mga questions niyo about the step-by-step process kung paano kumuha ng driver's license dito. So, make sure natapusin niyo yung video kasi lahat na-discuss ko na eh. Lahat ng kailangan niyo. So, ayun lang guys. And, kung bago kayo sa channel ko, is don't forget to subscribe and click niyo rin yung notification bell para lagi updated. Kasi sa mga susunod, magpo-post talaga kami ng about sa buhay dito sa Georgia and yung mga typical na process kung ano yung mga kailangan natin gawin sa as new immigrant dito sa Georgia or dito sa US. Ayun, maraming salamat sa mga nanonood and keep on watching. So, palike na rin. So, sa kung nagustuhan nyo to, yung video na to. So, maraming salamat. Thank you. Hanggang sa ulit eh. Bye!